Sa susunod na buwana, ang target ng pamahalaan na pangalanan ang ikatlong telecommunications company na kukumpetensya sa Smart at Globe. Pero nangangamba ang Department of Information and Communications Technology o DICT na muling madelay ang anunsyo matapos silang ireklamo ng isa sa mga kumpanyang nag-a-apply na maging third telco. We are on track. But because of the act of one contender, we are trying our best to answer all the queries that was brought to the court so that this deadline will not be derailed. Reklamo ng kumpanyang Now Telecom, money-making scheme o panggagatas daw ang mga sinisingil ng DICT sa mga nais lumahok sa pagpili ng third telco. Kabilang dito ang 700 million pesos na participation fee, 14 to 24 billion pesos na performance security at 10 million peso non-refundable fee sa mga hindi mapipiling bidder na aapela. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Services, may paglilinaw ang kumpanyang Now. Now Telecom has no intention of stopping the public bidding for the third telco. In fact, in our complaint before the Regional Trial Court, we never prayed that the court will stop the public bidding. And in fact, Now Telecom bought bidding documents because it plans to participate. Ayon sa DICT, ibinasura na ng Manila Regional Trial Court ang petisyon ng Now na i-TRO ang selection process para sa ikatlong telco. Pero meron pa itong petition for injunction na didinggi ng korte. Why did you include a prayer for injunction and issuance of a TRO? Your Honor, the injunction is only directed to certain provisions of the memorandum circular. Kung papanigan ng korte ang petisyon ng Now, pangamba ng DICT, baka raw back to zero ang buong proseso ng pagpili ng third telco. Gaanong delay po yung nakikita? Yun ang hindi natin makikita kasi panibagong MC ulit yun. Siguro months. Hindi naman nila pwedeng basta-basta pigilin ang proseso ng pagkakaroon ng third telco dahil lamang hindi sila nasiyahan dun sa mga provision na yon. Tayo din nakikiusap dun sa mga nag-bill na huwag ninyong pabagalin pa ang proseso. Walong kumpanya ang inaasahang magbibid para maging ikatlong telco sa bansa. Target ng DICT na pangalanan ang third telco sa Nobyembre. Kung tuloy ang ibabasura ng korte ang kaso laban sa DICT at makakausad ang selection process sa target schedule nito, posible raw na sa June 2019 ay makakapag-subscribe na ang publiko sa ikatlong telecommunications company sa bansa. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.